So ito ko ba yun, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may barangay San Lorenzo dito sa Norzagaray Bulacan. At itong nakikita nyo ngayon, ito po yung Bitbit River. Kung saan ay dito, meron silang resort. So ngayon, sama lang kabayan at papasyalan natin itong resort na malapit dito sa Norzagaray. No? Yan, no? So dito, mas maraming tao dito kapag weekends. Yan, no? Kung gusto nyo makasabay yung mga tao ito na maliligo. Tapos meron din silang bangka right dito. Kita nyo yan. No? Meron lang kayong babayaran dyan. Tapos dito naman sa mga bato na yan, pwede silang tumalon dito. Parang diving tinatawag na yan, pero magsasot lang sila ng life jacket. Pero dun sa, ikita nyo yung malaki dyan, no? Dyan bawal sila magdive dyan kasi mataas siya. Dito lang sa mga maliliit. Tapos medyo malalim naman itong river dito. Yan, so bago nga pasyalan. Dito malapit sa may Norzagaray Bulacan. Yan na. So ang haba nito, hanggang dun yan, no? Yung mga sasakyan naman na maliliit ay makakadaan sila dito. Ganda. Yung mga dito pala, mga motor lang yung makadaan dito. Pag sasakyan, dun sa kabila lang. No, kasi dito medyo maliit yung daanan. No? Or pwede kung malaking gulong na sasakyan nyo. Or kapag na naka-SUV. Ah, 50 isa sir, tapos ilan yung maximum dyan? Anim na tao. Okay. Yung mga pupunta dito kabayan, ang babayaran yung entrance dito ay kapag meron kayong sasakyan na dala. Motor or motor or kotse. Ayan na. So yung cottage nila, 300 per cottage ang babayaran nyo. Tapos ang maganda nito, magdamag na yun. Buong hapon. Hanggang gabi? Ano oras nagsasara to dito, sir? Overnight? Ay, maganda pala. Kailan pa nag-overnight, sir? Dapat may tent ka na. Oo, may tent ka na. Tapos, pakikipag-usap ka na lang sa may-ari kung makaano yung magiging additional. Ha, may additional lang siya, sir. Pagka-overnight ka, pero hindi ka naman mag-overnight, alas 9, alas 10, alas 8, pwede ka pa. Ha, pwede pa. Okay. Ano, nakabihay ba kayo? Ha, itong bangka, sir, magkano kuha nito, sir, rin? 50 per person, 50 pesos. 50 per person, ha? Kailangan puno ba o hindi? Ilan po ba kayo, kuya? 4-6. Malalim? Kaya pala... Talon ng talon sila, no? Hindi, parting malalim. Ito malalim. Basta naka life jacket ka, sir, o kahit wala na? Okay. So, napakalalim pala nito, kabayan. Kaya dito, marami na kwento. Pa-practice mag-dive. So, ito na nga, yung bangka, kabayan. Yan na, 50 pesos. So, ikot lang kayo dito. Ikot lang. Ikot lang kayo dyan, no? So, ito yung bato na bawal, oh. Malapit. Na, kandito. Bawal yan, bawal. Bawal tumalon dyan. Yan, tingnan natin yung Bitbit Bridge. Bagayan nyo namang maligo dito. Doon kayo pia-picture yan sa tulay na yung punan natin dito, ah. So,
Kaya nga nagkakaba yun, sulit. Pero kung ayaw nyo mag-overnight dito, pwede naman punta kayo ng umaga. Kasi yung cottage ko nila dito, hindi siya unlimited. Hangga't ilang oras nyo gusto. Natanungan natin kabayan, dalawang resort pala to. Ito dito isa, tsaka dito sa kabila naman isa. So magkakaiba yung condo, may-ari. Ayun, pwede pa isabit yung mga bike dito guys. Ganito yung itsura ng mga kanila cottage. Diba? Yan, ikot kayo dito kabayan na. Dito, meron pala siyang daanan dyan, no? Pag gusto nyo tumawid yung sasakyan sa kabila. Dito, oh. Nandito. Ito ang ganda, di ba? Ay tubig na umapaw dito sa daanan. Yung angat dam, dito yung kabayan na. Padiretso dyan. Ayan na yung Bitbit bridge. Malapit sa San Jose del Monte at saka Katay Norzagaray Bulacan. Kami akitin natin yung tulay dyan kabayan, no? Pakita ko man yung itsura dito sa baba. Kulang yung pagkain nyo guys, meron nga sari-sari store dito, tapos meron sila mga lutong kanin at saka ulam. Saturday pa lang ngayon, baka pag Sunday mas maraming tao dito. CR dito, meron silang CR dyan, ha. Yan.
Maraming CR dito. Meron na siyang pabayaran. Ito, bakit tayo papunta tayo ng tulay? So ito na yung sa Bitbit bridge kabayan na. Dito galing kanina sa baba. So baga ayaw nyo maligo, pwede kayo magpa-picture dito. Maraming kasing napa-picture dito, lalo na pag may shooting or yung mga special events. Maganda kasi yung background nya. Yan mismo sa bundok. Ito, papuntang Angat Dam na to kabayan na. Doon mostly galing yung mga tubig papunta doon sa Angat Dam. Dito galing. Ito, pabalik na tayo dun sa main road at daanan natin yung Ipo Dam kasi malapit din siya dito eh. So yung pinasyalatin kanina, yan po yung Bitbit River na malapit sa Angat Dam kasi dalawang dam yung malapit dito eh. So puntaan natin yung Ipo Dam kung saan ay kundi siya, tourist area din kasi merong mga view deck dun. So yung mga mamasyal to kabayan, karamihan ng mga bikers. Yan, galing po yan sila dun sa town proper ng Norzagaray. So ito din yung way papunta at pabalik dun sa may Del Monte Norzagaray Road, which is nagkoconnect din yun papunta sa San Jose Del Monte, Bulacan. So yung pabalik nito guys, medyo mahirap siya kasi masyadong matarik, pero marami mga bikers na mamasyal dito eh. Dito. So guys, quick tour lang. Sama na natin tong Ipo Dam. Itong sikat na view deck dito. Ayan ah. Ano to gaw sa kalante? Kahoy to. Ayan ah. So dito meron silang donation guys para makita yung ano. Ayan yung Ipo Dam ah. Kasama sa Angat Dam yan. So ito kasi yung pinaka malapit na view dito. So yung mga curious pa, hindi pa alam yung itsura ng akin guys sa Ipo Dam, ito yan no? Ano meron dito na yung mga may kainan din, mga paluto, silog. Atap silog. Okay. Tapos lugaw, mami lumi. 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 Ano yan dito na? Yung pwesto dito, may binabayarang upa yan? Wala sir. Parang ang ginawa ng kasi government property. Ah, government. Tapos parang kwa na lang? Yung 49.
Ano ma'am yung? Yung mga ordinance, kami ang nangalaga sa... Ah, okay. So parang nga kayo nagme-maintain na rin. Tapos pwede kayo magpan dito. Sa hanggat down na lang yung kulang kasi hindi na makapasok, no? Ano na? Nasa mga 5 years na. 5 years na sarado? Nung nakuha ng kontrata ng Koreano, kaya nag-tip-tip sila. Ah. Koreano na kasi ang nakakuha ng kontrata. Anong ginagawa ng Koreano? Sila nagme-maintain doon? Sila ang nagme-maintain. Ah, okay. So 5 years na simula ng pinahinto yun? 5 years na, sir. Okay.